Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isang masaya at mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat, mga kaibigan. Happy, happy Sabbath po. Kamusta po ang inyong Sabado? Araw na naman po ito ng Panginoon at araw ng pahinga at araw ng pagbibigay papuri sa Panginoon sa lahat ng magagandang bagay na binigay o ginawa niya para sa ating mga buhay. Bago po tayo magsimula, ay nais ko pong i-share ang isang verse sa libro ng Ezekiel. Ezekiel 20 verse 21, ang sabi po dito, "Moreover, I gave them my Sabbaths as a sign between me and them that they might know that I am the Lord who sanctifies them." Ayan mga kaibigan, ito pong araw na ito ay between us and the Lord, kaya naman po pabanalin po natin ang araw na ito. Patuloy po kaming namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia, kaya naman kung nais nyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196. At maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o mag-email sa connect@adventist.ph. Kung gusto niyo naman pong makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayong magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay pamilya ay makakasama pa rin po natin ang Registered Life Coach and Guidance Counselor at ang Women's Ministries Director na si Ma'am Irene Gabin sa pagpapatuloy po ng paksang ating tinalakay na How to Have a Successful Family. At sa pag-aaral naman po ng Salita ng Diyos, pag-uusapan po natin ang Songs of Thanksgiving na pangungunahan ni Pastor Romy Mangiliman. Dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. Isang mapagpala, masaya at matagumpay na araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado at para sa mga Seventh-day Adventist at ngayon po ay araw ng Sabat. Kaya gusto ko pong batiin ang bawat isa sa inyo ng isang maligayang araw ng Sabado. Happy Sabbath po mga kapatid, sa aming mga kaibigan, at inaanyayahan ko po muli kayo na tanggapin natin ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. Naku, excited na naman po ako sa ating pong pag-uusapan. At ngayon po ay bahagi ng ating sinimulan kahapon about the successful family. Pero bago po yan, nais ko muna pong batiin yung aking mga pamilya, mga kamag-anak ko dyan po sa San Juan, Batangas, particularly dyan po sa Nagsaulay. San Juan, Batangas na dyan po yung aking mga pamilya. Dyan po ako nagsimula sa San Juan, kaya gusto ko pong batiin kayong lahat, sila Ate Amor, Ate Baby, Ate Susan, Kuya Emboy, yung marami pa, sila Nanay Luding, Nanay Haning. Oy, gusto kong, kasi sila po ay nakikinig po sila, kaya gusto ko pong batiin sila ng isang happy Sabbath. So thank you very much sa inyong pagsuporta. Yung iba sa susunod ko babatiin. And of course, gusto ko pong batiin ang aking mga counterparts na mga Women's Ministries Directors ng mga missions and conferences, na sila po ay nangangasiwa po ng departamento na ito sa iba't ibang bahagi po ng rehiyon ng North Philippine Union Conference. Okay, so ngayon po ay pagpapatuloy natin ang atin pong pinag-usapan kahapon about the successful family. Binanggit ko po sa inyo kahapon, mga kaibigan, mga kapamilya, ang tungkol sa tatlong mahalagang mga sangkap ng isang matagumpay na pamilya. Nandun po ang pagmamahal o yung pag-ibig, nandun po ang unity, at nandun din po ang kapayapaan o yung peace. Alam nyo po, sa isang family na
sila po ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Napakaganda po ito na karanasan upang magkaroon kayo ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Na po, tayong lahat, marahil kayo na nanonood sa amin, na nakikinig sa amin, kayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ngayon pong araw ng Sabat, gusto ko pong i-share sa inyo ang tungkol sa pagiging matagumpay ng family sa pamagitan ng kanilang relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po ba ang araw ng Sabat? Ito po ay pinakabanal na araw ng ating Panginoon, ikapitong araw na sinasabi po sa banal na kasulatan. At ang araw na ito ay ginugugol po natin sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ano? Ngayon nga lang po ay pandemic, ngunit ang araw ng Sabat po ay panahon para pumunta tayo sa mga church, sa ating church, and then doon po natin katagpuin ang ating Panginoon, pinupuri natin siya, kasama natin ang ating family, ano? Napakagandang picture na tuwing araw ng Sabat, tayo po ay magkakasama na pamilya na pumupunta sa church, if it is possible, pero ngayon po na meron tayong limitasyon sa atin pong pagsamba, pagpunta sa church, I mean, we can still worship the Lord inside our home. Ayan, maraming beses po, ginagawa po namin yan sa amin pong tahanan. Meron tayong virtual worship at nadarama pa rin po natin ang kasagraduhan ng araw na ito. Gusto ko pong i-emphasize na ang araw ng Sabat, ano po, ito ay araw para sa pamilya na tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Ano po ba yung ginagawa ng family kapag tayo sumasamba sa ating Panginoon? Of course, nandun po yung pag-aawitan ng mga awit na patungkol sa ating Panginoon. Ano po? Nandun din yung, tinatawag po natin itong family worship. Okay. Kayo po na hindi niyo pa po naranasan yung binabanggit ko po ngayon, maaaring may mga kaibigan po tayo na hindi pa po naranasan yung family worship, if you have your Bible with you, ano po, kunin niyo po yung Bible and then may isa sa inyo na mag-lead sa family, magbasa kayo po doon ng mga promises ng Panginoon, pumili kayo doon ng chapter na inyo pong babasahin, and then you share among yourselves sa family, di po ba? Tayo naman sanay na ng sharing eh. Sa loob ng tahanan, marami tayong mga pinag-uusapan tungkol sa iba't ibang mga bagay na nasa isip natin, pagkain, mga yung sasakyan, mga kasuotan, mga gamit. Pinag-uusapan natin yan ng mga family members sa loob ng family. Let's try, ano po, na pag-usapan naman ng tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. And then, pag-aaralan natin ang Bible, basahin niyo po ang Bible, and then reflect on how you understand ang sinasabi sa banal na kasulatan. And then, tingnan po natin kung yung impact sa atin nito, ano po, inyo po yung subukan sa mga kaibigan po namin na hindi pa po kayo nagkaroon ng ganitong uri, ano po, ng family activity sa loob po ng tahanan. At makikita niyo po doon meron kayong ibang experience. Yung iba yung damdamin ninyo, dahil nga po yung naniniwala tayo na ang Bible ay nandyan po ang salita ng ating Panginoon. Mga inspirasyon. Sinasabi po sa Matthew 6:33, seek ye first, di ba? The kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sa Tagalog po, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa inyo. Marami tayong mga pangailangan, ano? Mga sambahayan. Ang unang-una nating gawin ay ilagak po natin ang ating pamilya sa ating Panginoon. At the beginning of the day, bago tayo pumunta sa iba pang mga gagawin natin, get your Bible. If you don't have the hard copy of the Bible, yung Biblia na itim, ano po, yung usually ganon, black ang cover niya, we have a digital Bible, ano po. Buksan ninyo yung Bible and then you read a few verses. Pagkatapos nyong magbasa ng mga verses doon, ay inyo pong, kayo po ay mag-pray sa Panginoon, ano po? Actually, bago tayo magbasa ng mga verses, manalangin muna tayo sa Panginoon upang bigyan po tayo ng kaunawaan. And then, habang pinag-aaralan po natin ang kanyang mga salita,
nadarama natin kung yung kabutihan. Meron tayong nararanasang panibagong pag-asa, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa kabila ng mga karanasan natin o problema o kaya pagsubok. Makikita po natin kung gaano kabuti ng ating Panginoon. At kapag naging lifestyle na po natin ito, na tayo po ay lagi na tayo nagbabasa nito ng Bible and then nagre-reflect po tayo dyan, makikita po natin na yung parang nagiging lifestyle na po natin ito and then hahanap-hanapin mo na yung pagbabasa ng banal na kasulatan. So this is a part of the family worship. At lalo't higit sa araw ng Sabbath, ngayon pong araw na ito, ito ay special day sa ating Panginoon na ang ating kaisipan, ang ating mga gawain ay buong puso nating itinatalaga sa ating Panginoon. Ito ang panahon para ang tayong family. Hindi naman yung parang nakaupo lang tayo, wala tayong ginagawa. Hindi, ito yung panahon para yung magkaroon tayo ng kakaibang experience sa family, sa magitan ng worship, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pag-share, pag-aawitan, ano po, prayer session, at bahagi pa rin po, bahagi din po ng pagdariwa ng araw ng Sabat, yung you go to the community, if possible po, kung pwede na sa inyo, and then meron tayong mga missionary activities na ginagawa sa community. Ano po? So yan po ay activity ng family para mas lalong maging matagumpay. Alam niyo po ba, kapag sa loob ng family ang laging hawak-hawak lang ay cellphone, ano? Parang buong maghapon puro na lang cellphone ang hawak-hawak o mga gadget. Nagiging lifestyle na rin po natin 'yon, 'di ba? And then what we feed in our mind, 'yun po ang magiging damdamin natin, 'yun din po ang magiging behavior natin. Punuin po natin ang ating mga sarili, ang at mga kaisipan ng mga salita ng ating Panginoon. Marami tayong mababasa sa banal na kasulatan na naglalaman ano po ng kabutihan ng ating Panginoon. Katulad na lamang, isa sa mga pangako na paborito ko sa banal na kasulatan ay yung makikita sa Jeremiah 33 verse 3. Ang sabi po doon ay, "Call unto me and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know." Sa Tagalog, ang sabi ng ating Panginoon, "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at aking ipakikita sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakikita." This is one activity that we can do in our family circle. Natin pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon kasi nga po eh gusto nating magkaroon tayo ng close relationship sa bawat isa. Samantalang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, tayo po ay lumalapit din sa isa't isa. Lalo tigit ang panahong ito, tayo po ay nasa panahon na mapanganib. Life is uncertain. Ang dami-daming mga bagay na nangyayari, crisis, ano, mga kalamidad na hindi po natin alam kung paano natin ito paano tayo haharap dito. Ngunit, ano, kung tayo po ay busog sa salita ng ating Panginoon, tayo-tayo mismo sa loob ng tahanan, we can encourage one another. Pwede nating sabihin sa ating mga anak, ito ang sinasabi ng Bible, no? So kung may problema kayo, ay ito ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ang isang tanong ng mga tao ay ganito, bakit kung talagang mahal tayo ng Panginoon, bakit meron tayo mga pagsubok na ganito? Bakit nakakaranas tayo ng mga problema? Alam niyo po ba, mga kaibigan, nais ko pong sabihin ito ng malinaw sa inyo na hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema. At hindi rin siya nagbibigay, hindi rin niya tayo parang tayo siya magbibigay ng mga matitindang pagsubok. Hindi po ang Panginoon ang gumagawa niyan, ang nagbibigay niyan. Ipinahihintulot lamang ng Panginoon. Ano? Iba yung siya ang nagbibigay kaysa dun sa ipinahihintulot. Ipinahihintulot lamang ito ng Panginoon upang tumibay tayo na po sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo tatawag sa Kanya sa panahon ng mga pangailangan natin sapagkat alam ng Panginoon na sa mundong ito, nandyan po ang kaaway. Na siyang nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng mga problema, nagbibigay ng mga matitinding pagsubok at mga tukso. Kaaway po ang nagbibigay niyan, hindi ang Panginoon. Ipinahihintulot lamang ito ng Panginoon upang sa ganon maging mas malapit tayo sa Kanya.
May maraming beses sa mga tao nakakalimot eh, di ba? Di po ba? Kapag sagana na ang buhay nila, nakakalimot na sila sa Panginoon. Tapos kapag may problema sila, nakakalimot din sila sa Diyos at sinisisi pa nga nila ang Panginoon. Ngunit ang hangarin ng Panginoon para sa atin ay tayo po'y lumapit sa Kanya. Sinasabi niya ito na, sa Banal na Kasulatan, nang sabi niya ay tumawag kayo sa akin at tutugon ako sa iyo. At ipakikita ko sa inyo ang mga kamanghamangha at kababalaghang bagay na hindi nyo pa nakikita. Sa aming family, marami kami mga miracles na naranasan mula sa ating Panginoon. Alam ko ang inyong pamilya, marami ding pagpapala na naranasan, tinanggap mula sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayo, purihin natin ang ating Panginoon. Umasa tayo sa Kanya. At ngayong araw na ito ng Sabat, ito ang panahon para lagi natin, yung anhin ba natin sarili natin, yung sabihin natin, basta wag lang natin basta isipin na ang Panginoon ay mabuti. Sabihin natin ito sa ating mga anak, makita sa ating mga mukha ang kasiyahan na talagang may Diyos tayo na nagmamahal sa atin. And of course, huwag nating kalimutan, ibahagi natin ang kabutihang ito ng Panginoon sa mga tao. Paano natin ibabahagi ito? Meron tayong social media. Huwag nating gamitin ang social media sa mga paglalagay na mga hugot na parabang hindi nakakatulong sa ibang mga tao. Sometimes may mga tao na nakakabasa ng inyo po mga post na hindi naman po sila kaabat-usap doon, na apektuhan din po sila. So in a way, may responsibility dad din po tayo sa kung ano ang atin pong ipinapost sa social media. Hanggat maaari mga kaibigan, ilagay po natin doon ang mga pagpapalang tinanggap natin sa ating Panginoon. Nang sa ganun, kung ito'y mabasa, lalo't higit na mga taong merong mga suliranin, ay ngingiti sila at sasabihin nilang, gusto kong maranasan ang magkaroon din ng Panginoon na tumutulong sa mga problema. Kaya po, nais ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, huwag na huwag nating papayagan na pumasok ang kaaway, si Satanas, sa loob ng ating tahanan, kundi manatili sa atin ang pagmamahal, manatili ang pagkakaisa, manatili ang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Posible po, Nothing is impossible with God. Sa kabila ng mga problema, maaari pa rin tayo maging masaya. Sa kabila ng mga pagsubok, maaari pa rin tayo maging matagumpay. Kaya po, iiwan ko sa inyo ngayong umaga ang pag-asa na nasa ating Panginoon. Siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng mga pagpapala. Kaya nga po, sa ating mga sambahayan, uulitin ko, hindi natin papayagan na manakaw ng kaaway ang kasiyahan natin sa loob ng ating tahanan. Muli, inaanyayahan ko po kayo na sumubaybay bukas sa isa na namang pong kapanapanabik at masayang kwentuhan tungkol sa pagiging matagumpay at pagmamahal sa loob po ng ating mga sambahayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Gabin, mga kaibigan, ayon po sa ating napag-aralan upang magkaroon po ng mas matibay at matamis na pagsasama sa loob ng sambahayan. Huwag po natin kakalimutan na mag-worship, study the Word of God, mag-sharing po tayo sa isa't isa, mag-awitan, dahil habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon ay hindi natin napapansin na lumalapit din tayo sa isa't isa. At dahil araw po ng Sabbath ngayon, tayo ay magnilay at sabihin na napakabuti ng Panginoon, dahil as per Ma'am Irene, sa kabila ng pagsubok, maaari pa rin tayong magtagumpay sa kahit anumang unos ang mangyari sa ating buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, idaya lamang po ang 1-800-
1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa dakong ito mga kaibigan, makakarinig po muna tayo ng isang makalangit na awitin. Maraming salamat po sa napakagandang awitin at nawa po ito po ay nagpagaan sa ating mabibigat na damdamin. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na tatalakayin po ni Pastor Romy ang tungkol sa Songs of Thanksgiving. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Mangiliman. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos sa pamagitan ng mga awit. Kaibigan, kailan ka huling nagsambit ng mga pagpapasalamat sa Diyos, papuri sa Kanyang mahal na pangalan, sapagkat nakita mo
na napakabuti ng Diyos sa iyo. Sa iyong karanasan sa araw-araw, sa kanyang patnubay at gayon din mga pagpapala na kanyang pinagkakaloob, kaibigan, yun na bang pinasalamatan ang Diyos? Ang mga awit 103 ay nagdala kay Haring David na siya ay magpasalamat sa Diyos. At ayon sa mga nag-aaral sa Biblia, itong bahaging ito ng mga awit ay naisulat noong si Haring David ay matanda na. Ang wika ng ating Biblia sa mga awit 103, versikulo 1 hanggang 5, ganito ang ating mababasa. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karandaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabuting bagay, anupat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Kaibigan, punong-puno ng pasalamat ang nasambit ni Haring David sa kanyang awit. May tatlo siyang karanasan sa pag-aaral na ito. Ang una, David stirs up his soul to give praise to God. Ang wika ay pinakilos ni Haring David ang kanyang kaluluwa na siya'y magbigay ng papuri sa Diyos. Ang sabi nga sa versikulo 1 ng kapitulo 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Kaibigan, hindi siya ngayon mapakali, kundi kanyang banggitin ang pagpuri, pasalamat sa lahat ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Kaya lang kung minsan tayo ay nagkukulang ng pasalamat. We have nothing to give to the Lord except na tayo ay magbigay ng pasalamat sa kanyang mga pagpapala, sa kanyang pag-iingat sa atin sa araw-araw. Nangyayari sa ating mga buhay ang mga himala na parabagang kung minsan napakahirap na ating maunawaan, subalit ginawa ng Diyos para sa ating mga kabutihan sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng maraming karanasan na pagpapala sa ating buhay. Si David o si Haring David ay kailangan niya ang payo sa kanyang buhay sapagkat siya ay nakaranas ng maraming pagsubok sa kanyang buhay. Nakaranas din siya ng mawalan ng anak. Nakaranas din siya ng siya ay nabitray o yung pinagkalulu siya ng kanyang kaibigan. At gayon din, naranasan niya sa kanyang buhay na parabagang isang simpleng bagay ang sumamba sa Diyos. Subalit ang pagsamba sa Diyos, kaibigan, ito yung pangunahing dahilan kung bakit ang tao ay nilikha ng ating Diyos upang siya ay marunong sumamba sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang pangalawa na kanyang karanasan, David states his need to be thankful. Kanyang binanggit ang pangangailangan kung bakit siya ay dapat magpasalamat. Ang sabi nga sa versikulo 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Sa makatuwid, ang pagpuri sa Diyos ay nagpapaalala sa mga biyaya, mga pagpapala ng Diyos sa atin sa araw-araw. Kaibigan, yun bang binilang o iyo bang nakita na kung papaano ang Diyos ay pinagpala ka?
sa araw-araw sa ating pamumuhay, huwag nating kalimutan ang kanyang mga pinagkakaloob sa atin. Ang sabi nga sa Kapitulo 92, merong binabanggit ang lingkod ng ating Diyos mula sa versikulo 1 hanggang 5, ganito ang ating mababasa. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo, sa tugtugin ng panugtog ng may sampung kawad at ng alpa, at sa matunog na himig ng lira. Sapagkat ikaw, Panginoon, pinasya mo ako na ang iyong gawa. Sa mga gawa ng iyong mga kamay, aawit ako ng kagalakan. Kay dakila nga ang iyong mga gawa, o Panginoon, ang iyong kaisipan ay napakalalim. Napakadakila ng ating Diyos. Sa araw-araw, kaibigan, ako'y nakaranas din ng parang pagkakasakit. Kaya kung bakit ako'y nawala sa himpapawid, nagpahinga sandali sapagkat marami tayong mga ginagawa sa araw-araw maliban sa ating broadcast. At napakabuti ng ating Diyos kung aking pagbulay-bulayin kung ano ang kanyang ginawa. Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ako'y kanyang pinagaling, binigyan ng lakas na muli upang ako ay magbigay ng pabalita para sa kabutihan ng ating Diyos sa araw-araw na kung ating bigyan ng pansin. At meron pang binabanggit ayon sa karanasan naman ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, ating simulan sa 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, itong mga salita ni Apostol Pablo ang nagbigay sa akin ng isang isipan na kung papaano ako ay hindi dapat mabalisa. Naranasan ko, kaibigan, na ang aking anak na panganay ay nailagay sa peligro ang kanyang buhay na ICU sapagkat ang sakit na COVID ay dumapo sa kanya. Subalit, may bisa at may kapangyarihan ng panalangin. At kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, kaibigan, ikaw ay hindi mabalisa. Iyong ilagak ang iyong mga dapat na ipagkaloob at yung iyong mga karanasan sa buhay na nagbibigay ng kabalisahan sa iyo, kaibigan, iyong ipagkaloob sa Panginoon at napakabuti ng Panginoon, kaibigan. Kaya nga sabi ko, I believe in miracle because I believe in God. Kaibigan, ang sabi pa ni Apostol Pablo kung ating pagpapatuloy ang kanyang pagsasalita ayon sa versikulo 8, kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Kaibigan, ang sabi pa nga ng ating Biblia sa 9 hanggang 11, ang mga bagay na iyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa aking mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Merong kabagabagan, persecution sa panahon na yon. Maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay, pinabilanggo. Subalit ang sabi ni Apostol Pablo, ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo nawa. Sa versikulo 10, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin
na dito'y katotohanang nagkaroon kayo ng malasakit ngunit wala kayong pagkakataon. 11. Hindi sa nagsasalita ako dahil ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Kaya nga kung ating pagpapatuloy itong sinasabi ni Apostol Pablo, ang wika niya ay rejoice, and I gonna say rejoice, bagamat siya ay nasa bilangguan, ang kanyang pinayo sa mga mananampalataya ay sila ay magtiwala sa ating Panginoon. At ang sabi pa nga niya sa versikulo 13 ng kapitulo 4 ng Pilipos, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Kaibigan, narito ang karanasan din ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo. At sa karanasan ni Haring David, kaibigan, wala siyang palaging sinasambit ngayon sa kanyang mga labi, kundi yung nagpapasalamat tuwi-tuwina sa ating Panginoon, sapagkat siya ay kanyang pinagpala, iningatan, siya ay napaharap sa maraming pagsubok sa kanyang buhay, subalit siya ay iningatan ng ating Panginoon. Ang pangatlo sa kanyang karanasan, atin munang babanggitin ang una at ang pangalawa bago natin babanggitin yung pangatlo. Ang una ay David stirs up his soul to give praise to God, na anupat pinakilos ang kanyang kaluluwa na magbigay ng papuri sa Diyos. Ang pangalawa, David states his need to be thankful. Kanyang sinabi na dapat siya magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pinaranas sa kanya ang maraming mga pagpapala. At ang pangatlo, sa kanyang karanasan, David states counting his blessings. Ang wika sa versikulo 3 hanggang 5, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karandaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay, anupat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Kaibigan, ating bigyan ng pansin itong unang kanyang binabanggit sa versikulo 3, ang wika niya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Ang isang bagay na nagbibigay sa atin ng pagkabalisa sa ating buhay, na ang iyong konsensya ay bagabag. Nangangailangan ka ng pagpatawad ng Diyos. At kapag ka ikaw ay nanalangin sa Panginoon, at pagkatapos merong kang pananampalataya, ikaw ay pinatawad ng Diyos. Bagamat napakabigat at napakalaki ng iyong nagawang pagkakasala sa harap ng Diyos at gayon din sa iyong kapwa-tao, subalit ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, ikaw ay pinatawad ng Diyos. Ano ba yung nagawang malaking pagkakamali ng lingkod ng Diyos na ito? Ang una, samantalang ang kanyang mga sundalo ay nakikipaglaban, siya naman ay nasa itaas ng kanyang tahanan. At samantalang siya ngayon ay nagmamasid sa paligid, nakita niya ang isang babaeng naliligo. At pagkatapos inalan niya kung sino yung babaeng yon, at pagkatapos kanyang pinakuha, ang pangalan ng babae ay si Bathsheba. At sapagkat siya'y hari, magagawa ang kanyang gustong gawin, sinipingan niya ang babaeng ito. At pagkatapos, nagkaroon ng bunga ang kanyang ginawang pagkakasala. Pinagtapat ng babae na si Bathsheba ang nangyari ngayon. At upang mapagtakpan ang kanyang kasalanan, ang kanyang ginawa mula sa pakikipaglaban si Uriah ay kanyang pinatawag upang sumiping sa kanyang asawa. Subalit si Uriah, samantalang ang kanyang mga kasama nakikipaglaban, dapat sana siya'y sisiping sa kanyang asawa at magpakaligaya siya. Uminom siya ng maaring siya ay maging maligaya sa kanyang buhay.
Subalit, napag-alaman ng hari na ang lalaking ito na kanyang sundalo ay hindi nakisiping sa kanyang asawa at siya ay natulog sa labas ng kanyang tahanan. At nung nalaman ito ng hari, ay sumulat siya kay Joab at pinadala pa sa kanyang sundalong itong sulat ang wika, ilagay mo sa front line ang lalaking ito at kapag ka mainit ng labanan ay mag-retreat ang mga kasama. At ang nangyari ngayon, si Uriah ay namatay sa labanan. Kaibigan, akala ngayon ni Haring David tapos na, natakpan na ang kanyang ginawang pagkakamali. Subalit ang lingkod ng ating Diyos na si Propeta Nathan ay pinadala ng ating Diyos sa kanya at kanyang sinabi ang isang bagay sa talinhaga ngayon sa pamamagitan ng isang lalaking mayaman na maraming mga kawan at pagkatapos merong isang lalaking mahirap kaysa isang tupa na pinapakain at pinapainom na kasama ng kanyang mga anak. At noong dumating ang kaibigan ng mayaman sa halip na pumatay ng isang tupa, sa kanyang mga tupa, ang pinatay ay yung tupa ng mahirap, kinuha niya. Nagalit ngayon ang hari at ang sabi ngayon ni Propeta Nathan, Ginoong Hari, ikaw yung mayaman na yon. Ikaw ay pinagpala ng Diyos, subalit ang ginawa mo ay nagkasala ka sa isang babae at pagkatapos pinapatay pa ang kanyang asawa. At dahilan sa pangyayaring ito, nagsisinanggay na lamang ang lingkod ng Diyos. At noong namatay ang bata na dahilan ng kanyang pagkakamali, doon pa lang napagtanto niya na siya ay pinatawad ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, ang sabi nga ng lingkod ng Diyos na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Isa pang bagay na nangyari sa buhay ni Haring David. Ito ay natala sa 2 Samuel. Tapos na ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Kung bakit naman ang hari ay kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo. Hindi dapat bilangin ang kanyang mga sundalo sapagkat ayaw ng Diyos na siya ay magtiwala sa maraming mga sundalo. At merong isang bagay na dapat gawin ayon sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 30, versikulo 12, na kapag ka pinabilang mo ang mga tao mo ay dapat merong ransom. Kaya nga, noong pinabilang ni Haring David ang kanyang mga sundalo at walang magawa si Joab, ang wika ng versikulo 9 hanggang 10 ng Kapitulo 24 ng 2 Samuel. At ibinigay ni Joab sa hari ang kabuuang bilang ng bayan ng Israel na may 800,000 matapang na lalaki na umahawak ng tabak at ang mga kalakihan sa Huda ay 500,000. Sa makatwid, ang kanyang mga sundalo ay 1,300,000. Ngunit naligalig ang puso ni David pagkatapos na mabilang niya ang taong bayan at sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki sa aking ginawa. Ngunit ngayon isinasamo ko sa iyo, Panginoon, na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod sapagkat aking ginawa ng buong kahangalan. Versikulo 11. Nang bumangon si David sa kinaumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Propeta Gad na tagakita ni David na sinasabi, humayo ka at sabihin mo kay David, ganito ang sabi ng Panginoon, tatlong bagay ang iniaalok ko sa iyo. Pumili ka ng isa sa mga iyon upang aking gawin sa iyo. Kaya't pumaraon si Gad kay David at sinabi sa kanya, darating baga sa iyo ang 7 taong taggutom sa iyong lupain o tatakas ka ba ng 3 buwan sa harapan ng iyong mga kaaway samantalang tinutugis kanila o magkakaroon ba ng 3 araw na pagkasalot sa iyong lupain? Ngayon, isang alang-alang mo at pinasya mo kung anong kasagutan ang aking ibabalik sa kanya na nagsugo sa akin. At sa tatlong ito ang pinili ni
Haring David, yung tatlong araw na magkakaroon ng salot. At noong nagsimula na ngayon ang salot na ito sa isang araw, ang pinatay ng anghel ng Panginoon ay 70,000 dahilan sa pagkakamali ng hari. Gayna lamang ang kaniyang pagtangis sa Diyos na siya ay patawarin ng ating Panginoon. At ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 16, nang iunat ng anghel ng kaniyang kamay paharap sa Jerusalem upang wasakin ito, ikinalungkot ng Panginoon ang kasamaan at sinabi sa anghel na gumagawa sa pagpuksa sa bayan, "Tama na, gayoy itinigil mo ang iyong kamay at ang anghel ng Panginoon ay nasa may giikan ni Arauna na Jebuseo." Pagkatapos ay sinabi ni David sa Panginoon nang kanyang makita ang anghel na pumuksa sa bayan at sinabi, "Ako'y nagkasala at ako'y gumawa ng kasamaan, ngunit ang iyong mga tupang ito, ano ang kanilang mga ginawa? Isinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sambahayan na aking ama." At si God ay dumating ng araw na iyon kay David at sinabi sa kanya, "Umahon ka, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon sa giikan ni Arauna na Jebuseo." Kaibigan, binili ngayon ni Haring David yung threshing floor na iyon at doon nagtayo ng isang dambana upang sumamba sa ating Panginoon. Alam ba kaibigan, ang giikan na iyon na threshing floor ni Arauna, ayon sa aklat ng Segunda Kronika 3:1, ang wika ito ang Mount Moriah na kung saan pinahandog ng ating Diyos ang anak ni Abraham na si Isaac. At ito ay larawan ng paghahandog ng ating Diyos sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga, nagpagaling ang Diyos sa kanya, sa kanyang mga karandaman. Pinatawad siya, kaibigan. Kaya nga kung ikaw, kaibigan, ay nagkaroon ng karandaman, narito ang isang sinasabi ni Haring David na ito ay aking gustong iwanan sa iyo, kaibigan. Sa mga awit, versikulo 30, versikulo 2, "O Panginoon kong Diyos, humingi ako sa iyo ng saklolo at ako ay pinagaling mo." Kaibigan, nagpapatawad ang Diyos ng ating mga kasalanan. Nanupat ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon. Nanupat kung ating bibilangin ang ating mga blessings sa araw-araw, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ang araw kanyang pinapasikat para sa atin. At merong bitamina na ating makukuha na kapag tayo ay nagbibilad sa araw, vitamin D na early part ng morning sa ating ngayong sa araw-araw at gayon din sa mandang hapon. At gayon din ang hangin na ating nilalanghap, kaibigan, hindi nating binibilian, pinagkakaloob ng ating Panginoon para tayo ay mabuhay. Kaibigan, kung ating bilangin ang ating mga blessings sa araw-araw, napakabuti ng ating Diyos. At dahilan sa mga blessings na ito, pagpapatawad ng Diyos, pagbibigay ng kagalingan ngayon, si Haring David ay palaging pumupuri sa Diyos, nagpapasalamat sapagkat napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ikaw ba'y nakaranas ng kabutihan ng Diyos, kaibigan? Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Bago tayo ngayon magtapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 11. "Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa mga umihingi sa Kanya?" Kaibigan, napakabuti ng Diyos. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Kung aming bibilangin ang aming mga pagpapala sa araw-araw, napakarami, O Diyos. Kung minsan, hindi kami marunong magpasalamat, patawarin po niyo kami.
at kami po ay matutunawa, pumuri, magpasalamat tuwit-tuwina sa pangalan ng aming Panginoon upang kami ay magkaroon ng isang damdamin na kami ay mga anak ninyo na marunong tumanaw ng utang na loob sa ginagawa ng aming Panginoon sa amin. Marami pong salamat sa inyong maraming pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Napakagandang reminder po nito sa lahat na we should always be thankful. Lahat po ay pagpasalamat natin sa Panginoon sa anumang pagpapala, maliit man po o malaki, sa lahat ng dagok sa ating mga buhay na nalampasan natin. Ipagpasalamat po natin yan sa Panginoon, hindi lang dahil ngayong Sabbath, kundi sa pang-araw-araw po nating paglakad sa buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang programa pong ito ay handog sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang paninig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
lang, hindi kumukupas. Siya'y si Jesus na walang katulad. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka.